Hello. Ang Panginooy nabuhay magmula pa mula sa mga patay ayon sa sinabi niya, maghahari kailanman ang kanyang buhay at liwanag. Alleluia ay awitin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong muling nabuhay, naway sumain niyong lahat. At sumai rin. Patuloy tayo magdiwang sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon at tayo'y magpasalamat sa tagumpay ng ating Panginoon upang sa ating pakikiisa sa Kanya, tayo rin ay makahati sa Kanyang kaluwalhatian at buhay na walang hanggan. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulutan niya. Hinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mo ang aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak na Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin.
kapayapaan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong dinaragdagan ang mga supling ng iyong sambayanan. Ipagkaloob mong ang tinanggap nila sa pananampalataya ay laging pakinabangan nila sa pagdiriwang ng banal na salo-salo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito, sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo, ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos sa mula't mula pa, ay ipinako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa kanya, gaya ng sinabi ni David. Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko, kaya't hindi ako matitigatig. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila. At ang katawan ko'y nahihimlay na may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay. At hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Ituro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan ng patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita at hinulaan ni David ng kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin.
tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ang aking dalangay, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangay, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa'yo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, o Poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Pinupuri ko ang Poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa akin umaakay. Nabapatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak. Sa balo ng mga patay, upang doon ay maagnas. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling may madarama, ang lubos na kagalakan. Ang tulong may nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Tumayo po ang lahat. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Alleluia, alleluia, sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dali-daling umalis ang mga babae ng libingan. Pinagharian sila ng nakahalong takot at galak at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati at lumapit sila. Niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot, humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako doon." Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon ang mga ito at matapos makipagpulong sa mga matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal at inutusan sila ng ganito ang ipamalita. Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay. Sinabi pa nila,
huwag kayong mag-alala. Makarating man ito sa gobernador, kami na ang bahala. Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Tayo'y naririto, patuloy na nagdiriwang sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sapagkat ang kanyang muling pagkabuhay ang ating pag-asa at kaligtasan. Kaya patuloy tayong nagsasaya, tuloy ang piyesta. Kaya nga't ang tawag natin sa mga araw na ito ay Oktaba, walong araw, hindi maisisilid sa isang araw kahapon. Linggo ng muling pagkabuhay, ang kagalakan sa muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno. Kaya walong araw tayo. Kaya kanina kinanta natin yung papuri sa Diyos sapagkat patuloy tayong nagsasaya. Kaya nga't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kahapon, natitiyak ko nakita nyo sa lahat ng mga simbahan, maringal at masaya ang pagdiriwang ng Linggo ng Muling Pagkabuhay. May mga prosesyon, may banda, may mga paputok, may kasiyahan. Ngunit, nung unang linggo ng muling pagkabuhay, hindi agad-agad nagkaroon ng kasiyahan. Hindi agad-agad lahat ay nagalak na si Jesus ay muling nabuhay. Maging ang kanyang mga alagad, sabi sa atin sa Ebanghelyo, magkahalo ang takot at galak. Nag-aalinlangan pa rin sila. Opo, mismong mga alagad ni Jesus Nazareno nag-aalinlangan sa kanyang muling pagkabuhay. At lalo't higit ang mga kalaban niya, hindi pa rin matanggap. Akala nila, tinapos na nila si Jesus. Pinatay na nila si Jesus. Tinuldukan na nila si Jesus. Ngunit nabalitaan nila, buhay pa pala si Jesus. Siguro iba sa atin magsasabi, kung ako lang ay buhay nung panahon na yon, magsasaya ako sapagkat makikita ko na muling nabuhay si Jesus. Huwag po kayong pakasisigurado. Dahil kung tayo'y naroon din, baka kaya isa rin tayo sa ayaw pa ring maniwala na muling nabuhay si Jesus. Alam niya yan. Naalala niyo may talinghaga si Jesus Nazareno tungkol dun sa pulubi, si Lazaro, at yung mayaman na namatay? Naalala niyo yung talinghagang yon na napunta sa lugar ng paghihirap yung mayaman, kaya sabi niya, pabalikin mo ako sa lupa para balaan ko yung mga kapatid ko, para hindi sila mapunta sa impyerno. Anong sabi ni Abraham?
kahit na may bumalik sa lupa na nabuhay na maguli, hindi pa rin matitinag ang katigasan ng puso ng ibang tao. At yun na nga ang nangyari. Nabuhay na maguli si Jesus. Nakita na ng mga kawal ang anghel na bumaba. Narinig na ng mga punong pari ang kababalagang nangyari sa libingan ni Jesus. Pero nagbago ba sila? Hindi. Pinangatawanan pa rin nila yung kasinungalingang gusto nilang paniwalaan. Kaya nga sabi ko kahapon, noon pa man uso na ang fake news. Uso na ang suhulan. At lalo't higit, noon pa man uso na ang ayaw aminin na nagkamali sila. Mga kapatid, ang mga taong ayaw umamin ng pagkakamali, kailanman hindi matatagpuan si Jesus Nazarenong muling nabuhay. Uulitin ko po, ang mga taong ayaw umamin ng kanilang pagkakamali, kailanman hindi nila matatagpuan si Jesus Nazareno. Ang pinakamahirap pasukin ni Jesus Nazareno, yung mga taong matigas ang puso. Opo mga kapatid, may kanya-kanya tayong kahinaan. Lahat tayo, katulad ng mga alagad, may kahinaan din sila. Si Pedro, si Tomas, wala silang pinagkaiba kay Judas. Sila rin, tinakbuhan ng Panginoon. Itinakwil ang Panginoon. Pero ano ang naging kaligtasan ng mga alagad? Nang dumating ang takdang panahon, lalo na nang nagpakita ang muling nabuhay na si Jesus, nagparamdam si Jesus sa kanila, nakuha nilang aminin ang kanilang pagkakamali. Kaya nga't natagpuan nila ang muling nabuhay na Panginoon. Mga kapatid, ito po yung ipagdasal natin ngayong unang araw na patuloy nating ipinagdiriwang ang muling pagkabuhay ni Jesus. Kababaang loob. Kababaang loob. Tanggalin na natin yung pagmamatigas. Masakit aminin na nagkamali tayo. Masakit yun. Kaya pilit mong pinaninindigan. Pero mas masakit bandang huli na yung tinitindigan mong kasinungalingan, yung pinangahawakan mong mali, guguho sa harapan mo sa dulo ng iyong buhay. Magpakumbaba tayo. Hayaan nating hipuin ni Jesus Nazareno ang matigas nating puso upang sa gayoy ang liwanag ng kanyang muling pagkabuhay ang suminag, mag-alab, at maggabay sa atin. Kaya sa pagkapatuloy ng banal na misa, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, patuloy naming ipinagdiriwang ang iyong muling pagkabuhay, ang iyong tagumpay. Salamat po, bagamat kami hindi karapat-dapat, bagamat kami puno ng alinlangan, bagamat matigas ang aming ulo at puso, hindi ka nagsasawang magparamdam sa amin. Hipuin niyo po ang aming mga matigas na puso. Sa mga pagkakataong pinaninindigan namin ang mali, bagamat alam na namin na kami nagkamali,
Hayaan niyo pong gabayan kami ng pagpapakumbaba. Kainin ang aming pride upang sa gayoy matagpuan ka namin. Sapagkat Jesus Nazareno, ang tangi naming kaligayahan, ang tangi naming kaligtasan, ay ang matagpuan ka na muling nabuhay. Gabayan niyo po kami lagi, mahal na pong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa gitna ng ating kagalakan dahil nagtagumpay si Kristo sa kamatayan at siya'y luwalhati, ilapit natin sa Diyos ang ating mga kahilingan at sabihin natin, Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Ang simbahan naway magpanibago kay Kristong muling nabuhay at maghatid ng mensahe ng pag-asa at pag-ibig sa buong mundo. Manalangin tayo. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway hindi matakot mamuhay ayon sa katotohanan. Manalangin tayo. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Ang kapayapaan ng Panginoong muling nabuhay, naway manahan sa ating mga puso at sa ating mga tahanan at lumaganap sa buong mundo. Manalangin tayo. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Tayo bilang isang pamayanan, naway magbahagi sa lahat ng ating nakakadaupang palad ng masayang balita ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Ang mga mananampalatayang namayapa sa kanilang pagkamatay na kasama ni Kristo, naway makabahagi sila sa kanyang kaluwalhatian. Manalangin tayo. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Diyos na aming Ama, idinanalangin namin ang kagalakan ng Pasko ng muling pagkabuhay ay tumimo nawa sa aming mga isip at puso, lalo kaming ilapit sa iyo. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inumin, inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin, pagpapala na aming hiling. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghain na kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay nung sila'y binyagan ay makapakinabang ng saligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Sa ating pagsisimba, ipagdasal natin na tayo maging mapagkumbaba, na maramdaman natin ang presensya ng muling nabuhay na Panginoon. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Bilang isang pamilya, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang karian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo po ang aming pananampalataya. Huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po, Panginoon, kung matigas ang aming puso. Kung pinaninindigan pa rin namin ang mali, kung pilit naming pinaniniwalaan ang mga sarili naming kasinungalingan, patawad po. Linisin niyo po kami, Panginoon, at pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Narito si Hesukristo, ang muling nabuhay nating Panginoon. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggal lang nawa tayo ng katawan ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Announcement. Ang banal na relikya ni Santa Teresita ng Batang si Jesus ay dadalaw sa ating simbahan sa darating na Sabado, April 15, 2023, sa ganap na ikapito ng gabi. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry at organisasyon ng ating simbahan. Ang rito ng pagtanggap at banal na misa ay pangungunahan ng ating rector na si Reverend Father June Sescon. Ito po ay mananatili hanggang Linggo, April 16, 2023,
sa ganap na ika-anim ng umaga lamang. Dumalo po tayo. Maraming salamat po. Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards tulad ng pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, naway masaganang pakinabangan ang piging ng pagkabuhay upang sa pagtahak sa landas ng kaligtasan, kami maging marapat sa iyong mga pagpapalang bigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa ating simbahan sa Quiapo. Sa inyong puntulong, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng mga bigas, delata, noodles, at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nasalanta at nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin upang lalong magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Patuloy tayong nagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Jesus sa Nazareno. Hayaan nating tunawin niya ang ating matigas na puso at isipan sapagkat ang tunay na makapagkumbaba ang siya lamang makatatagpo at makararamdam kay Jesus na Nazarenong muling nabuhay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumukup sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamtinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niya, bilang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-asa ng muling nabuhay nating Poong Jesus Nazareno. Aleluya! Aleluya! Salamat sa Diyos. Aleluya! Aleluya! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.